Kamakailan lamang ay pinangalanan na ni Senador Manny Pacquiao ang mga sangay ng gobyerno na sangkot sa katiwalian bilang pagtanggap sa hamon ng Pangulo na patunayan at pangalanan ang mga ahensyang sangkot sa katiwalian o korupsyon. Ito rin ay kanyang nilinaw na ang nasabing pahayag ay hindi para kalabanin ng Pangulo, bagkos ay tulungan ito na supuin ang korupsyon sa kanyang administrasyon. Una nang binanggit ng senador na bahagi ng kanyang tungkulin bilang halal ng mahigit na 16 milyong botante ay pangalagaan ang karapatan at kapakanan ng mga Pilipino. Una sa kanyang listahan ay ang DSWD o ang Department of Social Welfare and Development na siyang nangangasiwa ng SAP o Social Amelioration Program ng ating pamahalaan. Ang DSWD ay may pondo na nagkakahalaga ng 50 bilyon bilang ayuda sa mga karapat-dapat nating mga kababayan na nawalan ng trabaho at mapagkakakitaan dulot ng COVID-19. At upang maging malinis at maiwasan ng korupsyon sa pamamahagi ng pondo, ang DSWD ay gumamit ng e-wallet na ang pangalan ay StarPay o kilala din bilang Wallet ng Bayan. Ang StarPay ay isang online service provider tulad ng GCash at marami pang iba. At kung tama ang aking pananaliksik, ito ay pagmamayari ni Ginoong Joey Uy at natatag noong 2012. Dito umiikot ang malikot na imahinasyon ni Juan de la Cruz. Sinong mga opisyales ng ating pamahalaan ang nag-endorso nito at sa magkanong halaga? Ayon sa alikasyon ni Senador Manny Pacquiao, ang DSWD ay naglagay ng 50 bilyong piso sa StarPay bagamat ito ay nailatag lamang noong 2012. Subalit ang nasabing kumpanya ay hindi kilala at may paid capital lamang na 62,000 pesos. Hindi kontra si Senator Manny Pacquiao sa paggamit ng e-wallet. Bagkos ito ay kanyang pinuri na magandang sistema at madaling susugan at tuklasin kung saan nagkaroon ng anomalya. Sa record ng StarPay, ayon kay Senator Manny Pacquiao, ay mayroong 1.8 milyong Pilipino ang nabigyan ng ayuda, samantalang 500,000 lamang ang nakapag-download ng nasabing apps. Nangangahulugan na 1.3 milyong mga Pilipino ang himalang nakatanggap ng ayuda na wala namang gamit na StarPay app. At ang nawawalang salapi ay nagkakahalaga ng 10.4 billion pesos. Marahil ito ang dahilan ng maraming reklamo na hindi nila natatanggap ang nasabing ayuda. Ayon sa kanya, ito ang dapat ipaliwanag ng DSWD. Paano ito na-withdraw ng 1.3 milyong Pilipino ang kanilang mga ayuda samantalang wala silang gamit na StarPay app o e-wallet? Mukhang machikero ang e-wallet na ito ng DSWD. Pakinggan po natin ang buong pahayag ng senador tungkol dito. Mga kababayan ko, nitong mga nakalipas na araw ay naging mainit ang usapin tungkol sa lumalalang korupsyon sa ating bansa. Hindi natin hangarin na galitin ang Pangulong Duterte. Ngunit kagaya ng Pangulo, pinagkatiwalaan din po ako ng mahigit 16 milyon na Pilipino. At gaya ng Pangulo, may mga pananagutan din tayo sa ating bayan. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Pangulo dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon na tulungan siya na supuin ang korupsyon. Huwag po kayong magagalit sa akin, Mr. President, dahil tumutulong lamang po ako sa nais niyong supuin na korupsyon. Dahil ako ay naniniwala na ang korupsyon ang pangunahing dahilan ng ating kahirapan. Nirespeto ko po ang ating Pangulo.
Napanood ko at narinig ko na sinasabi ng ating Pangulo. Nawawala na siya ng pag-asa dahil sa lumalalang korupsyon sa ating bansa. Sa gitna ng pandemya ay bilyong-bilyong halaga ang pundo na inutang ng ating pamahalaan na inilaan para sa ayuda ng ating mga kababayan na nawalan ng mga kabuhayan. Naglaan po ang ating gobyerno ng 207.6 billion pesos para sa pangalawang Special Amelioration Program or SAPTO. Mr. President, alam niyo po ba na sa kabuuhang halaga na ito ay may inilaan na 50 billion pesos or more or less ang Department of Social Welfare and Development para lamang sa isang hindi po kilalang e-wallet na kung tawagin ay StarPay na may paid up capital lamang po na 62,000 pesos. Batay sa ating investigasyon, Mr. President, lumalabas na sa initial po sa disbursement mula sa StarPay account para sa 1.8 million beneficiaries na katumbas ay mahigit na 14 billion pesos. Kung tutuusin, maganda po ang layunin ng paggamit ng e-wallet para sa distribution ng SAP. Maiwasan kasi ang naging kalakaran na ang pera ay nauuwi sa bulsa ng mga kawatan ng opisyalis sa gobyerno. Mas madali rin masundan ang money trail dito. Ito ngayon ang problema, Mr. President. Bakit sa 1.8 million na binigyan ng SAP mula sa StarPay ay 500,000 lamang po na katao ang na-download nito? Sa mga hindi po nakakaalam, hindi ka po pwedeng mag-receive o mag-withdraw ng anumang halaga kung wala kang nada-download na StarPay app. Ang tanong ko po, anong nangyari sa 1.3 million katao na hindi naka-download ng StarPay app? Ngunit sa record po, nakatanggap na po sila ng ayuda. Mr. President, isa lamang po yan sa aking mga nadiskubre. Kaya sa dami po ng papeles dito. Pangatlong araw pa lang po nung inaksip ko po yung challenge ninyo, napatunayan. Wala po kayong kagalit sa akin dahil gusto ko lang po makatulong sa inyo. At alam ko po yung puso ninyo na gusto nyong supuin ng korupsyon. Yan po ang gusto kong itanong sa DSWD. Ang nawawala pong salapi ay 10.4 billion pesos po. Nasaan po napunta ang limpak-limpak na ayuda? Marami pong mga tao na nagugutom, naghihingahos, at nagre-reklamo na hindi po sila nakatanggap.